Okay guys, ito na yung last part ng basic motor control natin ng DOL using timer na tayo. Okay, diniscuss ko na yung timer kanina. Okay, gagamitin na natin siya, i-apply na natin siya dito ngayon. Okay, ito yung diagram pa rin na ito, yung kanina. Okay, medyo inayos ko lang. Okay, paano ba natin i-insert yung timer dito sa control? Yung timer, depende yun kung paano mo siya ginagamit, kung saan mo siya ginagamit, at paano mo din siya ginagamit. May dalawang contact siya, normally open din and normally close ng contact niya. Ito yon. Kung ginamit mo is 8, ang pwede mong gamitin sa contact is 5 and 6. Pag ginamit mo yung 1, may gamit ka din ng 4 and 3, normally close and normally open ng contact. Source yung 2 and 7, okay? Source yun, 220 directly supply. Depende yon kung paano mo siya susupplyan o paano mo siya i-control, is on ba siya or is off siya, okay? Insert natin dito yung sa part 1 muna ng isang timer. Part 1 muna ng timer to, ha? Okay? Insert natin yung timer, okay? Lalagay ako ng timer dito, TR. Okay, 7 or kaya 2. Depende yan, pwede naman magkabaliktad. Then, open contact, papunta dito. Okay, kita ba? Okay, ano tong normally open contact na to? Ito yun, depende sa kung paano mo siya i-command yung timer. Kung paano mo siya mag-on. Sa ngayon, dito sa control natin, pwede natin siya i-command dun sa M. Okay, lagyan natin ng M. Pwede rin directly, ito is nakaparallel din dito. Nakaparallel mismo sa contact, 2 and 7 agad ng contact nun. Pero para mas may thrill, gawa natin siya ng sariling contact para dun sa timer. Okay? Then, ano bang i-command nung timer mo? Para pang on ba siya o para pang off? Yung gagawin natin is para siya pang off. Okay? Insert natin siya dito. Okay? Ito yung timer. Insert natin siya. It's normally close. Ibig sabihin, pag in-start mo siya, nilagay natin siya sa manual. Manual contact. Okay? Pag on mo siya, kagana yung M, yung magnetic contactor natin, magko-close to. Pag close niyan, gagana yung timer. After na magbilang ng timer, mag-open tong contact. Mag-open, mamamatay yung buong circuit mo. Back to basic. Start ulit. Ganun din ulit, gagana ko close, gagana yung timer, after magbilang, mag-open. Okay, yun ang gagawin natin. Start natin siya ngayon. Sa diagram, ibig sabihin, after overload, dumaan muna ng contact ng timer, then bago mag-stop. Ito yung stop natin, okay? Ito yung galing sa overload. Ito yung galing sa overload. Tatanggalin na natin. Okay. Ibig sabihin, dumaan siya sa contact. Ibig sabihin, ito yung base ng contact ng timer natin. Meron siyang 7, 8, 1, and 2. Gagamitin natin is 8. Kita ba yung 8? Ayan, kita yung 8. Ayan, 8. Masyadong ano, ito yung 8. Gagamitin natin yung 8. Papasok muna daw natin siya sa timer. Contact. Siya yung magiging common natin. Then, lumabas siya sa 5. Ayan yung 5. 5, saka 6, 4, and 3. Okay? After labas daw ng 5, sa diagram, paglabas daw nung sa close, nung contact niya, pumunta daw agad siya sa stop. Okay? Lalagay natin siya sa stop. Ito yun. Lalagay natin siya sa stop. Okay na. Nasa stop na siya. Nasa stop na siya. Excuse me. Okay na siya. Nagawa mo na siya agad ng contact. Normally close yung ginamit natin sa timer. Okay? Ang kulang mo na lang is yung supply. Ito. Paano mo susupplyan yung timer? Paano mo susupplyan? Ibig sabihin, kukuha daw tayo ng line 1, pupunta ng open contact, lumabas, papunta ang timer. Okay? Kailangan daw natin ng isang line. Okay, ano ba yung line natin kanina? Ito yung line 1 natin is galing sa overload. Ito yung line 1. Okay, line 1, pwede natin ikuha dito yung line 1.
Lahat tayo ng pan-jumper. Nabuhos. Okay, jumper wire. Okay. Okay, ito yung jumper natin. Okay. Ito yung supply ng line 1 saka ng line 2, di ba? Dito na natin siya ikukuha muna. Pero galing din siya sa breaker. Ito yung sa galing sa breaker, line 1. Okay? Galing dyan. Ngayon, sabi daw doon is normally kukuha daw natin siya sa M. Kukuha daw natin siya sa M contact. Magnetic contactor. Okay? Itong magnetic contactor. Dadaan natin siya ngayon sa magnetic contactor. Ngayon, sa magnetic contactor, ito lang ang open. Tama, tester natin siya kung yan niya yung open. Yung sa taas, set natin yung tester. Dapat analog, marunong kayo gumamit ng analog, hindi yung pwede rin kayo gumamit ng digital, pero mas apo kung gagamit din kayo ng analog. Test natin siya, okay, may continuity. Yung taas, okay, pumalo yung tester natin. Pumalo, okay, normally close. Then yung baba, hindi siya pumalo, normally open siya. Okay, normally open. Okay, pumalo yung tester natin. Ayun, pumalo, okay. Normally open yung baba. Ibig sabihin, doon natin i-insert yung supply. I-insert natin yung supply sa normally open. Okay. Paglabas, kailangan ulit natin ng jumper wire. Paglabas, pumunta daw siya sa pumunta na siya dun sa timer. Ito. Paglabas niya, dumiretso na agad siya sa timer. Okay. Lagay natin siya dito. Okay. Insert na natin siya. Okay. Talagay na natin siya sa 2 or kaya 7. Pwede siya ilagay sa 2 or 7. Sa contact niya, makikita mo dito is yung 2 and 7. Pwede natin siya ilagay sa 2. Insert natin siya sa 2. Okay. Then yung 7, yung 7, dadiretso na natin sa line 2. Okay, ito yung 2. Ito yung 7 na. Yung 7 na yan is dadiretso daw sa line 2. Ito, line 2 na natin to, galing breaker. Pwede natin i-insert dyan yung line 2. Okay. Okay. Ito na yung sa timer mo. Okay. Ayusin natin konti. May dami na yung wire. Stop. Ito yung stop natin. Ito yung auto manual. Then ito yung start. Ito yung pang start. Kita ba ba? Atras tayo. Okay. Ito yung stop, manual, start, indicator ng run, indicator ng fault. Okay? Tapos, yung sa auto natin kanina, naka-insert pa rin yan. Okay? Ito yung timer. Yung timer is 0, 2, 3. Nakaset siya sa seconds. Lagay natin siya sa 4 seconds. Okay? 4 seconds. Pwede mo siya ilagay sa 10 o kaya sa kung ano mo, lagay natin sa 4 muna. Pwede siya sa 12, 10, 8. 6, 4, lagay natin siya sa 4 para mabilis. Seconds lang po yung gagamitin natin, pwede siyang minute. Okay. Insert natin. Okay. Okay na, pwede na natin siyang i-start. Function, pag in-start mo siya, naka-manual ka, in-start mo siya, gagana to, mag-hold contact siya. Gagana yung timer. Pag after ng timer, mag-open. Okay? Manual. Off position. Manual.
Okay. On natin yung breaker. Naka-manual tayo. Kasi pag naka-off yan, wala tayong gaganang control. Okay. Manual position. Start. Okay. Gumagana yung timer natin ngayon. Yan. Okay. Namatay. Ibig sabihin, gumana siya dun sa timer mo. Namatay pati yung timer. Kasi nga, namatay pati yung contactor. Habaan natin. Gawin natin siya 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Namatay siya. O kaya, run natin siya ng 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Nauna lang ako ng bilang. Okay. Namatay na siya. Okay. Din sa manual mo yon. Okay. Naka-manual ka. Using timer ng automatic off. Manual ka, pero ginamita mo siya ng automatic off. Kapag depende sa nga kung paano mo siya ginagamit. Sa auto tayo. Gagana ba yung sensor pagka naka-manual? Hindi siya gagana kasi hindi naman siya nakana sa automatic. Okay? Gagamitin natin siya sa automatic. Naka-automatic. Okay? Okay. Pag after ng bilang, mamamatay pa rin siya pero mabubuhay pa rin. Kasi nga nakana sa automatic mo. Dapat wala na yan sa auto mo. Kasi yung timer mo is hindi naman siya nagka-cut kasi yung nagka-cut siya ng line pero sa manual mo siya ginagamit. O kaya sa auto pero may pinagagamitan siya. Pwede mo siya i-insert din dito sa sensor. Mamaya insert natin siya. Okay, pag sa manual lang siya pwede natin siya ngayon gagamitin. Pag ina mo siya, okay, bibilang yung timer. O kaya pag nag-fault, fault din, mamamatay din yung timer. Okay. Mag-alarm din siya. Start natin. Okay, 12 seconds. Okay, patay. Okay, babaan natin yung timer. Gawin natin 2 seconds. Okay, patay na siya, di ba? Yan lang guys, okay. Okay, salamat, thank you.